Hello guys! Welcome back ulit sa aking munting tindahan. Ako po si Lizelle, ang yung tinderang taga Batangas. For today's video ay continuation to nung huli kong vlog. So, aking mga... Ito yung mga pinamili ko guys. So yun guys, yung una namin binili ay yung LPG na tatlong peraso. Tatlong 11 kilos yon. Nagkakahalaga yung isa ng 478.50. Total nito guys ay 1,435.50. Mura lang pala yung LPG ngayon. Kasi dati nagpapasabay na lang ako dun sa nagdi-deliver dito ng LPG. Kasi nga, di ba nag-vlog ako doon? Tapos, nakita nung may-ari ng LPG nung management yung vlog ko sa FB at saka sa YouTube. Marami na rin views yun guys. 1,200 views na yata yun. Tapos, nung makita nila, ay pinabura sa akin yung video ko na yun. Kasi bawal daw pala. Alam kong bawal yun guys, pero hindi naman talaga ako totally nandoon sa mismong refilling station. Nandun ako sa guardhouse nung nagbablog ako. Pero pinabura pa rin nila. So yun, binura ko. Pero ni-request ko kay YT na ibalik sa akin yung video. Na ibalik sa akin ni YT ang video. Dahil ang sabi ko ay aksidente kong nabura. So binalik sa akin ni YT. Pero ngayon naka-private na lang siya. Next, pumunta kami sa palengke. Bumili ako ng buns. So 15 pesos ang puhunan. Sobrang bago niya pa kasi sobrang lambot niya pa. Maraming naghahanap sa akin ng buns kasi... masarap kumain ngayon ng buns, ng tinapay. Kaso walang nagdi-deliver dahil umuulan nga. Kasi yung magdi-deliver ay nakamotor lang, kaya siguro hindi siya makapag-deliver. Tapos ito na yupino. Sobrang lambot niya kasi ito 20 pesos, may sesame seeds sa, ano, sa gitna. Tapos bumili ako ng ano, monay. Monay ba tawag sa inyo nito? Dalawa ito. 10 pesos isa, ugoy-ugoy. Ayan, 6 yung binili ko. Wala ding discount kasi pag 10 pieces, kaya 6 na lang ang... Total na lahat ng pinagbayaran ko ay 5,245 pesos. Kasama na tong Bear Brand na 320 grams. Tatlo yung binili ko, 105 ang puhunan. Sa ibang tindahan ko to binili kasi doon sa binibilang ko ng grocery ay 107 to. Sayang yung 6 pesos. Ayan, doon ako bumili sa labas. So yan. Ang ulam namin to guys, sinigang. Ito guys, sobrang mahal ng hawot. Kalahating kilo ito. Dalawang binilhan ko. Meron pa ako dito, isang guhit. Meron pa ako dito isang guhit lang dahil ang bili ko talaga ng tuyo ay 180 pesos per kilo. Ito kasi ay tigti 300 pesos ang isang kilo. So, ang laki ng diferensya. Ito 280 pesos ang kilo. Pero magandang klase naman siya guys. Oh. So, ito 300 pesos dapat original price ito. Nung sinabi kong paninda, ginawa na lang ni kuyang 280. So, kung kayo mamimili ng mga ganito, babanggitin nyo sa magtitinda na pambenta yung inyong binibili para may discount kayo. So, bumili akong luya kasi mag-aaros kaldo ako. 150 ang kilo. Yan, magkano ang kilo ng baboy sa inyo? Sa amin kasi ay 380 yata to. Tapos, bumili akong manok pang ulam namin. Mag-aaros kaldo ako. Yan, manok. 170 ang per kilo dito sa amin. Ito guys, bumili ako ng kasaba at saka cornstarch. Yan, marami naghahanap sa akin. Pero tigkakalahating kilo lang yung binili ko. Tapos, bumili ako ng food color. 5 pesos isa nito guys. Itong strawberry red at saka itong orange na pangkwek-kwek. Ito, 45 pesos to yung dalawa. Pinagsama na nila sa presyo. Nilagay ko muna guys yung toyo doon sa ref. Nilagay ko muna sa container kasi nangangamoy siya sa tindahan. So yan, naglagay din ako ng mga soft drinks sa ref kasi wala ng mga soft drinks na malalaki. Kahit umuulan ay may bumibili pa rin naman ng soft drinks. So ito, yung haul ko sa inyo yung mga pinamili ko ngayon. Ito, Martis. Bumili ako 7 pesos ang bentahan ko nito. Ding dong ay 20 pesos ang bentahan ko. So meron akong yema, konti lang yung tubo dito, pero mabilis naman siya mabenta. Yan, mga Lucky Me, dahil nga malakas ang Lucky Me ngayon, mga noodles, bumili ako ulit ng Lucky Me. Ito, Marie, siguro 250 ang tubo dito, pero mabilis din siya, bumili ako ng dalawa. 60 piso ang benta ko nito, guys. And itong Otak, kaya 6 pieces lang ang binili ko nitong ugoy-ugoy, kasi ganito yung binibili ko, per balot. 50 pesos, 6 pesos ang benta ko nito, 5 pesos ang puhunan ng isa. Yema, yan. 5 pesos, ito ay langka flavor. 5 pesos ang benta ko nito guys. Tapos Sky Flake, 6 pesos ang benta ko. Itong Dodo, 5 pesos. May guwapa ako. Ito bago to, Pochi na Choco Mallows, parang O-Pop. Hindi ko alam kung magkano puhunan nito. Bago to sa aking tindahan. Gulaman, 14 pesos ang benta ko nitong gulaman. Mr. Gulaman. May red at saka may buko pandan flavor. So yun guys, naupo na ako ng lalay ako eh.
Tori Choco, ang benta ko ay 6 pesos. Itong Birch Tree, ang benta ko ay 10 pesos. Isang tie ang binili ko. Itong mini rolls na Mentos, 3 pesos ang benta ko, guys. Mentos na 50 piso. Lollipop, nakakunti na yung tubo, piso ang benta ko. Icol, Nescafe Original Twin Pack na 3-in-1 ay 12 pesos ang benta ko, guys. Yaki, meron akong Yaki, meron akong lollipop pa ulit dito. At saka, Frutos, na kulang-kulang ang bila. Meron ulit akong Hauhau, at meron ako dalawang Honey. So, ang benta ko nito ay 5 pesos. Ayan guys, dito tayo sa next box. Buksan na natin ito. Ayan, bumili ako nito guys, Coco Mama Fresh Gata na 200 ml. Tapos yan, potato fries. Itong dato puti, 400 ml. Dalawa lang kasi ang malakas sa akin, 200 ml. At saka yung sa bote. Ito mga slow moving na palaman. Tigi-isa lang ang binili ko guys. Tapos dalawang original. Ang benta ko nito ay 33 pesos. Sabon ko, Champion. Plano kong umorder sa Soysing ng isang box. Kaya ito lang ang inuutay kong bilhin. Tapos itong Kami Tissue, 10 pesos ang benta ko nito. Ito ay may free na isang piraso guys. Ito, Wash Sugar, 27 pesos ang benta ko. Bumili ako ng 3 piraso. Besuto. Tapos itong Butter Ball, 50 pieces. Ito pa. Coffee Ko Black, isang Thai, 12 pesos ang benta ko guys. Itong maliliit na luncheon meat, hindi ko pa alam kung magkano puhunan nito. So, titignan ko pa sa resibo. Breadsticks sa isang benta ko. Choco Tops 7. Tapos, meron pa ako ditong isang yema pa na assorted. 5 pesos ang benta ko nito, guys. Ayan. Trinkles. Tapos, luncheon meat. 91 pesos ang benta ko nito. Save 10 pesos. Milkita ako. Piso isa. Kandila natin pa 5 pesos. 555 adobo. 4 ang binili ko. Tapos, guys, Lucky 7 na corned beef. Yung pinakamura ko na corned beef. 22 pesos lang, 150 grams na siya. Tapos na ito, ubos na yung isang box. Yan guys, dito tayo sa isang box. Kasamahan pa ito nito, isang resibo. Ayan, 7 piraso na clover at saka isang bundle na tatus na 10 pesos yung benta ko guys. Itong clover, 7 pesos ang benta ko. Dito tayo sa isang bundle ng Easy Milk na flakes. 10 pesos ang benta ko nito guys. Sa Go, ito ay nire-repack ko pa. Ang puhunan nito ay 48 pesos guys, kalahating kilo. So ito, bumili ako ng bulak, 13 pieces to na bulak, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isang bundle ulit ng Easy Lion, 10 pesos. Nakalimutan ko yung Easy Choco. Tapos Yum Shop, 10 pesos din ang benta ko nito guys. Tapos limang baking soda, 17 pesos ang benta ko, ang puhunan ay 14 pesos. Senyorita na Greenpeace, 14 pesos ang benta ko. Itong mga tigpipisong chicheria, ito lang yata ang nabili ko. Vinegar puti, 7 pesos ang benta ko, 2, 4, 9 pieces na. Tapos meron ako dito ang paborita pa ulit. Tapos guys, nag-araya na lang to, 11 pesos. Nagtaas to ngayon, dati 16.50 lang puhunan, ngayon 17.50 na. So binibenta ko na siya ng 20 pesos. So yun lang guys, salamat sa inyong panonood. Buti na isama ko kayo kahit papano doon sa refilling station. Yun nga, akala ko bawal ako doon pumunta. Akala ko nakaban ako doon dahil sa video kong ginawa doon sa refilling station. Pero kilala ako doon ng mga guard. Sabi, bakit daw hindi ako yung pumunta doon para bumili ng LPG? Dahil yun naman dati ang ginagawa ko, ako nagpaparefill doon. Kaso bawal doon yung babae. So, yung mga guard ang nagre-refill ng LPG ko doon pag pumupunta ako doon. Ngayon, cashless yung pagbabayad sa kanila ng LPG. Gcash to bank transfer ang ginagawa doon na pagbabayad. Buti na lang guys, ay ako yung nag-Gcash. Hindi mahirap para sa akin yung mode of payment nila. Share ko lang guys, nung ako ay nag-vlog, kaya hindi ko na rin talaga siya pinablik yung vlog. Kasi napakalaki ng mistake ko doon. Alam nyo ba na natanggal yung guard doon sa lugar na pinag-vlogan ko. Nawalan siya ng trabaho. Thank you po! Siya rin yung nagpintura ng aking gasol kasi... Ay! Yung bago ko! Wait lang po! Nakalimutan ko yung bago ko. Guys, nakalimutan ko yung bago kong binili. Babalik ako. Masaya na ako kasi nalaman ko doon sa katrabaho niya na guard doon sa refilling station na nandoon ulit siya sa
company na yon, kaso sa ibang lugar siya nakadestino. Jason Michael ang pangalan niya sa FB. Subscriber ko siya. Sana kung nanonood si Jason Michael, ala. Sorry na sa iyo. Hindi ko talaga in-expect na mapapanood ng management ninyo yung vlog ko. Kasi small YouTuber lang ako noon. Nag-uumpisa pa lang ako noon. Hindi ko alam na malayo yung mararating ng vlog ko nung time na yon. Grabing konsensya ko nung nawalan siya ng trabaho. Nag-offer pa nga ako sa kanya na bibigay ko sa kanya yung pinakasahod niya. Kahit 3 days lang para may panggastos siya. Pero tumanggi siya. So, may nakalagay kasi doon, bawal talaga yung camera. Pero hindi naman talaga ako kumuha doon sa mismo refilling station kasi malayo yun. Nandoon lang ako sa my guard house. Kala ko okay na doon sa my guard house. Napanood nga nung management. Pumunta dito ang management, nakiusap na kung pwedeng burahin ko yung video ko. So hanggang dyan na lang guys. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel. Salamat po, bye-bye. Ingat kayo. God bless.